morning po sa bawat isa. This is Pastor Joshua Orias. Bumabati po na isang mapagpalang araw at tayo po ay mag-aaral po muli ng salita ng Diyos. Tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na kami ay muling makapag-aral, muling magkaroon ng kaalaman, muling magkaroon, Panginoon, ng pagkain spiritual. Pagpalain niyo pong lahat ng kapatiran, lahat po ng mga staff, lahat po ng mga members na nakikinig, Panginoon, sa inyo pong mga salita, at patuloy kayong magbibigay ng karunungan at ng magbibigay ng kaliwanagan para po sa aming mga spiritual na buhay. Salamat, Panginoon, at tulungan niyo rin po ang inyong lingkod. Sa aking sarili, wala po kong magagawa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang araw na ito. Sa pangalan aming Panginoon Jesucristo, Amen. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Proverbs chapter 14. At babasahin po natin from verse 1 to 8. At dito po, pag-uusapan po natin ang mga katangian ng isang mabuting katiwala ng Diyos na binabanggit po ni King Solomon. Si King Solomon po, as we know, sa pinakamatalino, pinakamayaman, pinakamagaling na hari na nabuhay at kinikilala ng lahat. At ito ang kanyang mga sinabi, ito ang kanyang mga binahagi sa atin at sa salita ng Diyos na pwede nating pagkuhanan ng aral at ng kaalaman sa ating spiritual, paano ba maging isang mabuting katiwala ng ating Panginoon. In Proverbs 14 verse 1, "Every wise woman buildeth her house, but the foolish plucketh it down with her hands." Una po, sa isang mabuting katiwala, maganda meron po tayong pamilya. Pamilya, ito man ay personal o kaya naman ay spiritual. Ang iyong pamilya, ang ating pamilya, ito yung ating base, ito yung ating support, no? Ito yung ating network. At bilang isang mabuting katiwala, ay gusto ng Panginoon na meron po tayong masasandalan dahil po ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po natin kaya mag-isa. Kaya nga po, sabi dito, "Every wise woman buildeth her house." So, kayo man ay walang pamilya o kayo man ay pamilya ng isang simbahan, family nyo sa church, no? Dapat pagtibayin po natin yan. Yung inyong personal na family, ang inyong asawa, ang inyong mga anak, dapat sa biyaya ng Panginoon, lahat tayo close, nagsasama-sama, nagkakaisa, united, dahil yan po ay batayan ng isang mabuting katiwala ng Panginoon. No man is an island, we cannot do it by ourselves, but we need someone, people, our family, to back us up, to support us, to pray for us, especially our spiritual family, our pastors, the staff, at lahat ng nakapaligid sa atin. We are one family in Christ. At dito po, may kita po natin sa verse 2, "He that walketh in his uprightness feareth the Lord, but he that is perverse in his ways despiseth him." Not only family na mahalaga, but also integrity. Notice in verse 5, "A faithful witness will not lie, but a false witness will utter lies." So mga kapatid, napakahalaga po bilang isang mabuting katiwala ay tayo po ay may integridad, tayo po ay mapagkakatiwalaan, tayo po ay honest, tayo po ay pwedeng iwanan, tayo po ay merong isang salita, at tayo po ay nakikitaan ng kagandahang puso. Dahil ang sabi po ng Bible, "He that walketh in his uprightness feareth the Lord." Napakahalaga at napaka-importante sa isang katiwala, sa isang lingkod ng Diyos, na tayo ay masumpungan na maayos. Na tayo ay, sabi nga ng Bible, blameless. Hanggat maaari ay walang maituturo sa atin. Dahil napakahalaga ng integridad, katulad po ni Joseph, no? Katulad po nila Job, at iba pa mga Bible characters na natagpuan na mabuting katiwala dahil sila ay merong integrity. Napakahalaga po niyan sa isang mananampalataya at lalo na sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon. Dito po sa verse 3, "In the mouth of the foolish is a rod of pride, but the lips of the wise shall preserve them." Not only family, not only integrity, third is humility. Humility. If you remember the verse, "Foolishness is bound in the heart of the child,
but the rod of correction will drive them away. So, dito po makita po natin kung merong rod of correction, meron naman po dito tinatawag na rod of pride. So, napakahalaga po sa isang lingkod ng Diyos, sa isang mabuting katiwala ng Diyos, na tayo po ay humble. Tayo po ay merong humility, no? Dahil po ang pride, yan po ang sisira po sa atin. Tingnan nyo po yung opposite sa verse 3, the lips of the wise shall preserve them. The opposite of preservation is, of course, we know, destruction. And the Bible says that pride cometh destruction. At ayaw na ayaw po ng Panginoon ang mayabang. Ayaw na ayaw ng Panginoon na meron tayong ipinagmamalaki o meron tayong gustong patunayan. Bilang katiwala ng Diyos, always remember na kahit anong gawin po natin, isipin po natin na meron pa rin po mas magaling kaysa sa atin. Kahit anong pagsisikap natin, there's someone out there na mas hihigit sa atin. Kaya no sense at all na ipagmamalaki natin ang lahat ng ating lahat ng mga bagay na gusto nating patunayan. At higit sa lahat, ayaw ng Panginoon ang kayabangan. And lastly, mga kapatid, sa verse 6, a scorner seeketh wisdom and findeth it not, but knowledge is easy unto him that understandeth. Go from the presence of a foolish man, and we perceive it's not him in the lips of the knowledge. The wisdom of the prudent is to understand this way, but the folly of fools is deceit. Lastly, mga kapatid, is mastery. Mastery. Whatever ministry na pinagkatiwala po sa inyo ng Panginoon, whatever gifts and talents na binigay niya para sa atin, talaga po namang paghusayin po natin ito. Dahil isa po yan sa isang bagay na meron ang lahat ng katiwala, lahat ng lingkod ng Diyos ay meron siyang ibinigay para po sa atin. At kung ano man po yung binigay ng Panginoon sa atin, paghusayin natin yan. Ang sabi po na Ecclesiastes, whatsoever thy hand findeth to do, do it with all your might. So whether we are a staff, we are a teacher, pastoral staff, or a preacher, whatever we are, whatever we are doing, let's be masters of it. Galingan po natin para po sa Panginoon, hindi para pagmayabang, dahil ito po yung bagay na kalooban ng Diyos para po sa atin. So yan lang po mga kapatid, bilang mabuting katiwala na sinasabi ni King Solomon sa Proverbs 14. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa inyong mga salita. Patuloy kayong gumawa at kumilos, at nawaan niyo pong salita magbaon sa amin ng kaalaman at ng blessing, Panginoon. Pagpalain niyo po ang araw na ito, at salamat, Panginoon, sa oportunidad na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin para kami makapag-aral. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming pong salamat. God bless everyone. At see you po next time. God bless us all.